What's up guys, this is Anakin and in this video, tuturuan ko kayo kung paano i-update ang inyong NBA 2K14 to the latest NBA 2K24 by using mods of MacUBEX. So, ngayon ay papakita ko muna sa inyo na ang aking NBA 2K24 ay hindi pa updated. Ito yung base version. And kung wala kayong marinig ng music, ito ay dahil nakamute ito to... para hindi makapag-copyright. And ayan, kitang-kita nyo naman sa menu pa lang, NBA 2K14 na, original. And kung makikita nyo yung mga roster, yan yung mga original na roster ng NBA 2K14. Makita nyo, LeBron nasa Miami pa, kompleto pa yung Big 3. Ayan. So, ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano ma-access yung mods ni MacUBEX. So, by going to the internet, i-type nyo lang MacUBEX NBA 2K14. At yung unang link na lalabas, yan na kagad yun. So, click nyo yung una and directly kayo ipupunta sa download section. And from here, kumpleto na yan. To the roster updates, to graphics updates, to courts, everything. Kumpleto yan. Yan. So, mga jerseys, courts, and everything. Yan. Kailangan nyo lang pagtsagaan dahil medyo marami-rami itong downloads ito. And syempre, shoes, and rookies, and even the music, pwede mong paltan at i-update dito sa website na ito. Pag pumunta naman kayo dito sa how to download section, may kita nyo dito kung meron dito instruction kung paano mag-download using Mega or the Mediafire. Yan, kumpleto rin ang mga instructions dyan. Personally, I suggest na mag-download using Mega dahil mas madali. Trust me on that one. And syempre, meron ding instructions. Yan, dito mo malalaman kung ano yung mga need mong i-download. So, ang kailangan mo lang gawin is sundan to para malaman mo kung ano yung mga dapat i-download kasi masyadong marami yun. So, kumpleto yan. Andyan din yung mga instructions kung saan siya ilalagay. So, yun muna ang aking unang gagawin, which is to download everything here by following the instruction guide. And I will skip the part na i-download ko lahat dahil medyo marami yun. So, I'll be back when I have already done downloading everything that I need in this website. Okay, so eto na, na-download ko na lahat ng mga kailangan ko. It is in WinRAR archive type of file. So, lahat na yan. Nandiyan na. Everything na nandun sa website. So, ang gagawin naman natin is to extract it. So, para extract yung mga files na to, tulad nitong itong mga shoe vault. So, yan. Kailangan natin extract. Isa-isa yan. So, syempre, di ko na ipapakita lahat yan. Pero para extract yan, tuturo ko sa inyo sa mga di marunong. Just right-click. So, kailangan nyo mag-download ng WinRAR. Then, extract here. So, makita nyo, yan, na-extract ko na siya. So, gawin nyo lang yan sa lahat ng mga files na ito. And after nyo yan, pwede nyo nang i-delete actually yan. Hindi nyo na kailangan yan. Okay, so kung makita nyo, na-extract ko na lahat ng mga files na kailangan. Na-delete ko na rin yung mga original na dinownload ko. So, ang kailangan na lang natin is to follow this instruction para malaman natin kung saang folders ilalagay yung mga files na dinownload natin. So, muna natin gagawin ay yung game natin, right click, then open file location. And karamihan sa mga files, ito yung main directory. So, lahat ng mga kailangan na files, karamihan, majority, dito ilalagay. Ayan. So, pwede nyo rin gawin to mano-mano kung alam nyo kung saan nyo in-install yung NBA 2K14.
So, meron ding isa na sa mga para dun sa roster and may issue file, kailangan nyo lang Windows key and R sabay. So, kailangan nyo i-type tong app data, ganyan. 2K Sports, NBA 2K14, and yan. Kailangan nyo maglagay dito lalo na dun sa saves para dun sa roster. You know, dun pa lang sa first step is kailangan na yung folder na yon. So, kailangan nyo lang i-follow yung mga steps dito para malaman nyo kung saan ilalagay yung mga files. So, sampulan siguro natin. So, yan. Dun sa step 1. Sa roster file. So, yan. May mga instructions din dyan na pwede nyo basahin para malaman nyo kung ano yung mga ilalagay nyo. Yan o. Pwede nyo basahin lahat yan. Pero, pwede rin nyo na rin mag-skip and figure it yourself out. Meron ditong naka-rar file pa. Pwede nyo rin i-extract. So, yan. Di ko alam kung para saan to, honestly. Yeah, pero pwede nyo may instruction naman. Pwede nyo basahin kung para saan yung ibang mga files kung meron kayo mga hindi maintindihan. Given naman lahat yan. Detailed naman lahat yan. So, yeah. So, pili tayo ng isa dito. Roster. Ayan. Okay, ito. Pili tayo dito. Then, itong mga files na to. Yan. Mamimili lang kayo sa isa sa mga to. So, pare-pares lang yan. Meron mga pinagkaiba. Check nyo na lang kung ano yung mga pinagkaiba na yan. So, kailangan natin is Control A para ma-copy. Then, copy nyo. Then, dito sa saves. Paste natin. Yan. So, yan yung kakailanganin para ma-load yung updated roster. So, that's step 1. So, dun mo tayo sa step 2, which is yung MX Full Cyber Packs 1, 2, 3. And yung mini update. So, yan. Ito ulit tayo. Back lang natin. So, hanapin natin yung file natin na yon. MX Full Cyber Paste Pack. Yun, kita na. Yan. So, ito, marami-rami ito. Ang gagawin nyo na dito, Control A, copy, and then, paste natin dito. Yan, hindi ko siya ma-paste. Ito ng Control V. So, imamano-mano ko na lang kung saan ko ilalagay. Yan. Alam ko naman kasi kung saan nakalagay yung aking NBA 2K14 file location. So, kayo, kung alam nyo kung saan nakalagay, mas helpful kung ma-open nyo siya manually. Yan, MB2K40. Then, ipipaste ko dito. Yan. So, may mga kinatanong ko, pwede replace, i-replace nyo lang. So, make sure lang pala na dapat may backup kayo ng original MB2K14 main directory. Para hindi kayo pag kailangan, may gusto nyong baguhin or ibalik sa dati, mas madali. So, ito yung part 2. So, di ko na katapusin lahat yan. Isiskip ko na yung file. Sundan nyo lang yung instruction and hindi kayo malilito. So, sundan nyo lang yan. Kompleto naman yan. And ito na nga, na ilagay ko na lahat ng mga kailangan na files dito sa main directory. Ganun din yung roster and sa shoes. And ang kailangan na lang natin gawin is subukan ng ating NBA 2K14 kung gumana yung ating mods. And kung makita nyo, ayan, gumana na nga. Nagbago na yung ating title screen pero hindi pa pala updated yung ibang files doon. Naka NBA 2K22 pa rin. Ganun ulit, naka-mute ulit ang aking music para hindi tayo ma-copyright. Yun, may ibang mga colors na nagbago na. Yun, si Luka Doncic na ating cover. Yan. Featuring 2K Legacy Global. Yan.
So, kasama yung mga gantong cover dun sa global na aking dinownload. Okay. Makikita nyo, oh yan, oh, medyo nag-iba na rin yung mga cyber face. So, ang kailangan natin gawin is i-load yung roster. Ayan, kung makikita nyo, yun yung mga kinapi natin na roster files. Ayan, tingnan natin yung roster. Ayan, oh, makikita nyo, nandiyan na si Joel Embiid. Ayan, mga kompleto na yan, updated na roster. Si Giannis, pati yung mga portraits nila, updated din. Ayan, oh, si Kawhi. Oh, si Harden, nasa Clippers na. Updated na updated talaga yung mga roster natin dito. Thanks to the mods of MacuBex. So, every year, oh, yun, si Emo Jimmy, nandito rin yung kanyang picture. LaMelo Ball, Mark Cannon, Swipa, LeBron, Paolo Banchero. So, ang kailangan na lang natin gawin is mag-try ng game. So, syempre, dun tayo sa Los Angeles Lakers. Yan. So, makita nyo, pati yung mga jersey. Updated na rin. May mga bugs lang tulad nung sa jersey ng Golden State. Pero pag in-game naman yan, eh, ano na rin, maayos din yan. Makita nyo, updated din yung mga games. Kung ano yung mga games ng araw na to, nandyan din. Sobrang dedicated talaga sila, MacuBex, para buhayin ng NBA 2K14. Hello and thanks for joining us, folks, for this midweek NBA action on 2K Sports. Along with Steve Kerr and Clark Kellogg and our sideline reporter Doris Burke, and now a quick check of our starting lineups for both teams. First, for the Warriors, Steph Curry is out there with Klay Thompson, and it's Green in at the four. And looking at the Lakers, and manning the middle, a champion in his lone season at Kentucky, and the 2012 number one pick overall, shot blocker extraordinaire Anthony Davis. Then it's LeBron James, and it's Prince in at the four spot. Davis with a screen on Curry. There's the lob to the hoop. Out of bounds, Golden State takes possession. Everybody knows how brutal the Western Conference can be, and part of the reason the Lakers were able to make it to the playoffs is because they were above 500 in the West, which is pretty impressive. Wiggins, covered by LeBron. Thompson passes to Wiggins. Looney, and that basket's going to count, folks. Gets the goaltending call right there. Very nice pickup of the offensive rebound. And once he gets his hands on it, you know it's going back up and back in. Let's catch up with Doris from the sideline. Hey, Kevin. I spoke with the Lakers head coach. A big factor in this game, he said, is how well they do to contain the young shooter, Klay Thompson, saying Thompson can really give you trouble coming off screens. We've got to have all-out energy fighting to stay on his hip, and then we need to pressure on the ball handler to try and delay the pass. Kevin, both jobs are hard. Always great to hear from you, Doris. It's Curry outside. Count that one. Well, going back to the Lakers in the West, they would end with a 20-24 record, Steve, against the rest of the conference. That record falling right in line where they finished in relation to the rest of the West. Well, and that record was really the big reason that they were able to catch up to Utah and end up passing them for the last playoff spot. And, you know, Laker fans might not be happy with how quickly they exited the postseason, getting swept by the Spurs. But, you know, they did make a good push at the end of the season just to get in. Okay, so makita nyo, updated na yung roster. That is how you will update your NBA 2K14. So credits, big credits to MacuBex and his team for making this game still alive after 10 years. And that's about it. This is Anakin, and I hope you like this video. Comment yung mga tanong nyo, and subscribe to my YouTube channel, like my Facebook page, and follow. So until the next time, peace.